kasalanan doon sa ating buhay. Ako po ay dumaan ng isang karamdaman na akala ko ay ito na yung aking katapusan. Naiisip ko na hindi na ako magkatagal sa karamdaman ko ito. Ako po ay nakaramdam na natakot. Nakaramdam na ako ng takot sa aking sarili sa karamdaman na ito. Nakala ko hindi na ako gagaling. Sapagkat sa tingin ko sa aking sarili ay napakipag-napakabigat yung problema na dinanas ko sa aking sarili. Isang karamdaman na akala ko hindi na ako gagaling. Nagkaroon ako ng takot. Noong panahon ng yung ano natin, yung magkikin, ano tawag doon? Alpha Omega. Yung Alpha Omega. Nung panahon ng Alpha Omega, dinampuan ako ng isang karamdaman. Nakala ko ay mamamatay na ako. Marami nang pumapasok sa isipan ko na hindi na ako magtatagal. Pero ito na kapatid ay pinaglalabanan ko. Kahit saan lang gawain sa mga pinupunta ng tao doon, yung sa mga 150, kung saan-saan nagaano tayo na mataon doon. Orientation doon. Kahit saan mo ba ng orientation, ako'y laging narunong. At kahit saan gawain, ako'y narunong sa awa ng Lord. At ang karamdaman ko ito, mga kapatid, ay pinaglalaban ako. Kahit ako'y nahihirapan. Minsan, isang gabi ay isang hapon pala habang ako ay nagpapahinga. Narinig ko ang tinig ng Diyos. Nagsalita sa akin ang Diyos, nangusap sa akin ang Diyos. Habang ako ay nakahinga, ang sabi sa akin, anak, magpapatasan ka. Hindi kita kapabayaan. Manalig ka sa akin. Ako ang iyong Panginoon. Dito ka na daw, sabi ni Jesus. Ako ang iyong Panginoon, Jesus. Manalig ka sa akin. Ikaw ay aking pagkakataon. Amen! Kaya nga mga kapatid, sa sinabi sa akin ang ating Panginoon, Jesus, nagtatakbo ng lakas ng loob. At nagpatuloy ako sa pagsilingon sa Diyos. Kahit na nahihirapan pa ako lumakan. Ang karamdaman ko po ay yung mga sumat sa aking karamdaman. Na hindi ko na yung halos may tapa. Nahihirapan po ako kapakat. Kaya lang ako matalas na kanadyas. Dahil nahihirapan po ako na tapa. Lalo na pag wala akong medyas, masya ko nasasaktan yung mga sumat sa aking karamdaman. Kaya ako'y lagi nakamedyas. At doon po mga kapatid, sa pangako ng Diyos sa akin, pinanghawakan ko po yun. Pinanghawakan ko po yung pangako sa akin ng Diyos. Nakatulad ng pangako na magawin. Kaya po, at kay Amang Abraham, na hindi papabayaan na siya ay iingatan sila pangpapalaan. Parang pangako natin ang mga. Pangako ng Diyos na narinig ko. Yung inib ng Diyos. Ako ay magpakatatagal. Pero sabi na sa akin ni Amang Yahweh, anak, magpakatatagal. Huwag kang mag-alala. Sasamahan kita. Iingatan kita. At habang ako pa ay naglilingkod sa ating Panginoon, patuloy pa akong humahal. At kailanman, ay hindi ako huminto. Natuturo ko mga kapatid kahit ako nang nakaraan pa. Sa dinami-dami ng pagsubok na ang pinagdaanan, kailanman ay hindi ako napadaig sa mga pagsubok. Ako ay nagpatuloy na humahayo. Hindi naging atlak sa akin ang aking karamdaman. Sapagkat sa akin pakikinig ng mabuting balita ng ating Panginoon, ay marami akong narinig
ikaw ay lalong puputaktihin ng masasamang espiritu. Palakpakan po natin. So, ay lulusugin ang kalaban. At wala ka nang magagawa kapag ikaw ay nandun. Iyon po ang pinahawakan ko, mga kapatid. Hindi ako huminto kailanman. Kahit na dumaranas ako ng maraming pagsubok sa buhay ko. Kahit nung panahon ng seminar, lagi tayong may pa-seminar. Halos tatlong araw ang seminar po natin. Lumangan pang nakaraan. Matindi ang pagsubok natin pinagdadaanan, pero kahit kailanman, ay hindi ako nito. Pinaglabanan po ang mga pagsubok na ito. At salamat sa ating Panginoon sapagkat hindi niya ako pinabayaan. At tunay ng pangako ng Diyos, ako ay kanyang sinasamahan. Ako ay kanyang pinatatatag at pinatitibay ako ng ating Panginoon. At habang pinanghahawakan ko yung pangako ng Diyos, dumaraan ang araw, naramdaman ko yung unti-unting kagalingan na pinakalap sa akin ni Amanda. Palayakan po natin. Itong dalawa kong paa, mga kapatid, tinanilaman, malinis na. Amen. Malinis na. Malinis na ako sa mga kapatid. Akala ko, dito na ako mga kapatid. Matindi, mga kapatid, ang pinagaan ng kaya nga mga kapatid, sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, ay huwag po tayong bibigyan. Huwag po tayong susuko. Manatili tayo sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. At kailanman ay hindi lilimutin ng Diyos ang kanyang pangako. Meron pa po akong i-share po sa inyo tungkol po sa aking dito po sa aking time na meron akong may mga ano pa tawag nyo, meron maingay sa loob, parang hubong na lagi kong naririnig. Hindi naman yun. Hindi naman hangin eh. Kasi lagi-lagi, meron lagi-lagi. Oo, parang may ano sa, parang may umprano sa loob. Naubo sa amin kayo. Isang araw nga, narin ko si ano, dumating si pangalan nito, si Mimi. Misunari natin. Pinakita ko yung tema ko. Pero sa nakita, na mga tinik-tinik na nakakalimot kaya nung makita tinanggal mo yung mga tinik-tinik dito sa kalimot na tayo. At salamat sa Diyos magmula noon yung parang yung plano na kukong sa loob ng tayo po kututin nang nawawala kututin pahina yung tunog na naririnig ko sa loob ng ating tema. Ito po ay ipinagkalog sa akin ng Diyos. Kahit maraming salamat sa ating Panginoon sapagkat ako po ay kanyang pinagaling. Dahil ang sabi nga ng Panginoon, pagkakalog niya sa akin ang ating pangalaman. At kayo rin mga kapatid, nararamdaman nyo rin ang kagalingan na pinagpapalit sa inyo ng ating pangalasiya. Amen? Palapakan po natin ang mga kapatid. At iyon po mga kapatid, yung naging karanasan po sa ating buhay. Na kung sana ito po yung pagpapala sa akin ng Diyos, magmula po na ako ay naglingkod sa kanya. At ako ay nanatili sa tingin ng Ama. At pinahawakan ko po yung pangako ng Diyos na kailanman ay hindi niya ako pababayaan. Na habang ako ay nabubuhay, ako ay kanyang sasamahin. At ako ay kanyang pagpapayaan.
pagpapalain. At nakamit ko ang pagpapala ng Diyos sa aking buhay. Amen? Pero pagkakura din ang pagpapalain. At sana makapatid kayo din. Amen? So, wag kayong tatalikod sa Diyos. Panatili tayo sa pangako ng ating Panginoon. Na kailanman ay hindi na tayo mapagpapalain. Amen? So, yun naman po at maraming salamat. Kapatid, na napakaganda ang kanyang pinanggalan. So, dapat ba tayong alipin ni Amang Yahweh? No? Sana dapat tayo na alipin ni Amang Yahweh. Maging yung pangako ni Amang Yahweh ay ating panghawakan. No? Na dapat sana ang ating pangako din kay Amang Yahweh ay ating tugtin, tulad ng kanyang pangako sa ating lahat. Napatuloy niya na ipagkakaloob sa atin, no? Ang mga pagsubok na yan ay hindi natin kaya yan. Ngunit si Amang Yahweh ay kayang-kaya yung mga pagsubok na yan. Kaya tayo ay manalig at manampalataya sa ating Diyos na pinaglilingkuran. Panghawakan natin yung kanyang pangako na ang lahat ng tumutugtong sa banal na tahanan na ito ay magkakaroon ng kalakasan, ng kagalingan. So, pakawakan natin yung tinig na ating naririnig dito sa banal na tahanan ni Amang Yahweh. Ito ang bagong Jerusalem. Ito ang bagong Jerusalem sa ating Panginoon.